Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Super Typhoon Pipito. Si Super Typhoon Pipito ay patuloy nga pong lumakas at ito nga po ay tinataglay yung 195 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po ito na aabot ng 240 km per hour. Bumagal pa nga rin po si Bagyong Pipito at ito nga po ayon sa advanced weather forecast ng European Center, expected nga po natin no, magkaroon nito ng landfall scenario sa dulong bahagi ng Catanduanes around 11 PM hanggang 12 midnight nga po mamaya. At tinaasan na nga po yung mga storm wind signal at kung makikita nga natin yung lawak ng diametro ni Bagyong Pipito ay umaabot pa nga po yan hanggang sa may yung mga pabugso-bugso hanggang sa northern portion ng Mindanao. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat nga po sa ating mga kababayan at sana nga po yung mga nasa lugar ng Catanduanes, Bicol Region at Baler Aurora, yung mga posibleng daanan ni Bagyong Pipito, sana po ay nakalikas na nga po yung ating mga kababayan na nasa tabing dagat dahil nga po kanina nga po meron ng mga storm surge na naitala dito nga po dahil sa Bagyong Pipito. At nakataas nga po ang storm wind signal number 5 sa buong Catanduanes at dito naman po sa eastern section ng Camarines Sur, signal number 5 po yan at signal number 4 naman andito sa may Camarines Norte at dito pa po sa natitirang bahagi ng Camarines Sur ay signal number 4. Signal number 3 naman sa eastern sa western portion ng Camarines Sur at Camarines Norte, signal number 3 sa Albay, northern portion ng Sorsogon, northern portion ng Samar, at kasama na rin po ang Quezon and Polillo Island, ay kasama na nga po yan sa storm wind signal number 3. Pati po yung ilang bahagi ng Bulacan ay nasa storm wind signal number 3 na din. Storm wind signal number 2 naman, dito nga po sa may parte ng Samar, eastern Samar, dito sa Burias Island, Marinduque, sa natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Mountain Province at southern portion ng Ifugao at Isabela, kasama rin po ang La Union sa storm wind signal number 2. Signal number 1 naman, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, northern portion ng Ifugao and Isabela at kasama rin po storm wind signal number 1 ng Batangas, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro, Romblon. Yung po nakataas yung mga storm wind signal number 1. Ito naman yung mga ating pwedeng expect today and tomorrow, no? Mataas nga po yung chance ng 200 mm na pataas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. At dito naman heavy to intense rain naman sa Northern Samar, Sorsogon, Quezon, Rizal, rather Bulacan. And dito naman po sa may moderate to heavy rain naman sa may Aurora, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Marinduque, Masbate, Eastern Samar, Biliran, Samar, and Leyte. And expected naman natin yung bukas hanggang November 18 ng hapon, expected natin yung 200 mm pataas ulit na ulan sa Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, Rizal, Polillo Island, Quezon, at heavy to intense rain naman sa may Tarlac, La Union, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, at Camarines Norte. Moderate to heavy rain naman sa may Batangas, Camarines Sur, Marinduque, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga,
Cagayan, and Babuyan Group of Islands. Ito naman yung pinakaligtas na forecast track ng European Center. So expected na nga po natin na habang papalapit nga si Super Typhoon na Pipito, mas ramdam na ramdam pa nga po yan. So expected pa rin po natin by 2 hours or 3 hours mas tataas pa yung mga storm wind signal. So dito nga po yung possible landfall scenario na nga po dito sa dulong bahagi ng Catantuanes. Around 11 PM to 12 midnight nga po yan. Kaya iba yung pag-iingat na nga po sa ating mga kababayan. At pagtapos niya nga po dyan, dediretso na po yan dito nga po sa may parte ng Polillo Island. At papasok nga po yan sa may parte ng Baler Aurora. Halos stable nga po nung kanyang entry point at exit point. Dahil nga po yung exit point po niyan ay diretso pa rin nga po dito sa may parte ng La Union or sa may Ilocos Sur. Again, inuulit natin na mataas pa rin po ang chance na magbago pa rin yung kanyang direction, kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman pa natin kung ano pa nga ba yung magiging posibleng scenario ni Super Typhoon na Pipito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.